days na lang at bakbakan na ng Sugar Shane Mosley at Manny Pacquiao. Ang tanong dyan, paano nga ba yung training or conditioning ni Manny Pacquiao a few days before his fight or a few weeks before his fight? Para malaman natin yung sikreto niyan, actually top secret yun. So hindi natin pwedeng pag-usapan, pero pwede nating pag-usapan kung paano yung conditioning at diet ng isang typical na boksingero bago siya lumaban. Kasama ko ngayon dito sa News to Go, si Mr. Ken Uy, ang sports director ng Bodywork Spa and Fitness Club at managing director ng Freddie Roach Boxing Camp. Okay, pag sinabing conditioning, iba yun sa training. Yeah, ang conditioning, it's really towards, kumbaga malapit na ang competition natin. Mm-hmm. So we actually condition yung katawan natin para prepared na talaga tayo. Paano yun? Dapat hindi ka na masyadong pwersahan yung training mo niyan. Kumbaga mas maraming pahinga na tayo dito. Oo. So kasi hindi na tayo pwede masakit parati ang katawan. So pahinga na tayo. Oo. So top secret yung kay Manny Pacquiao. Top secret talaga na yun. Conditioning. Hindi natin pwede pag-usapan yun. But pwede, ang pag-uusapan natin today is kung paano niya minemaintain ang katawan niya. Okay, paano okay. Paano niya pinaprepare ang katawan niya. Okay. So ano yung mga, paano, since nasa Freddie Roach Boxing Camp kayo, paano nga ba? Isa sa mga exercise na papakita natin today, yung tawag doon, agility ladder. Okay, okay. Ang purpose kasi ng agility ladder na ginagawa natin para ma-maintain ang lower body na lakas niya. Mm-mm. And importante, alam naman natin kung gaano kabilis si Manny. Yes! At yun ang kanyang advantage. Yes. Yun ang kanyang sikreto. Mm-hmm. So, ito, makakatulong to sa speed work niya, lalo na sa footworks niya. Pero hindi as nakakapagod, as you know, running up and down, ganyan. So, nag-lessen down na talaga yan. Ito ba yung ginagawa nila ngayon? Ito, nakikita natin ginagawa nila. This is mainly focus tayo sa lateral movements, which is yung side-to-side na movements nila. Oo, at importante yun sa boxers na kailangan naka-fighting stance ka palagi, hindi dapat nagko-cross ng ganun yung and kailangan mabilis sila mag-shift ng bagong angulo, bagong position. So, yun yung mga ginagawa nitong agility ladder. Okay, okay. So aside from the agility, ano pa yung iba natin ginagawa? We'll also be featuring Muay Thai. So it's also a magandang tulong din to para sa kanya. Kasi pag boxing ka ng boxing, nasasanay ang katawan natin. Magsasawa ka. Oo. Ang Muay Thai nakakatulong to para... Parang full body yun eh. Kasi yes, kasama yung legs. So, meron tayong lower, meron tayong upper. At para maiba din, let's mix and match ng strengthening program. So kahit na hindi mo naman gagamitin ang legs mo to kick, dahil we're doing boxing, hindi naman kickboxing, pero importante pa rin yung to tone your legs. Oo, parang hindi naman tayo pwedeng puro upper body lang. We have to maintain syempre yung lower body natin para lumakas din. Okay, okay. May iba pa ba siyang ginagawa for conditioning? Aside from that, mainly ito. Kasi low intensity to low impact. Low intensity. So ang sikreto pagdating sa conditioning, gradual ng binababa. Hindi tayo pwedeng basta mag-drop kasi maubusan tayo ng hinga pagdating sa laban. Pero hindi naman pwedeng tulog na lang ng tulog, pahinga ng pahinga. Kailangan medyo may konting exercise pa rin na ginagawa. Yes. Okay, ano naman kaya ang kinakain ng isang boksingero before the fight? Yun ang masasarap na kinain, Manny. Alam naman natin, nakita natin from the news, Pinoy na pagkain ang paborito niya. So, we'll papakita natin today, even ang Pinoy na pagkain, paano natin pwedeng kainin ng mas healthy pang pagkain na to. Pero hindi pa rin pwedeng lumamon. At mga kapuso, kasama po natin ngayon si Eloy Satuason, isang physical therapist, para i-discuss sa atin kung ano yung pagkain na kinakain ng isang boxer before siyang lumaban. Hello, good morning, Eloisa. Ano naman itong nakahanda sa atin dito? Kilala ko to, brown rice, yes, pang diet. Okay. Bali dito, makikita po natin isang simpleng halimbawa kung ano yung kinakain ng isang nag-work or na nag-training. Okay, so ang importante dito is, pag mag-training ka, lagay mo sa mind mo na hindi pwedeng hindi ka kakain. Siyempre naman, ayaw mo namang nanghihina ka. Yun yung kaya... As much as possible, nagko-consider tayo ng dalawa dyan eh. So, una is yung kung ano yung klase ng training na gagawin niya. So, like pag mga boxers kasi mas high intensity, intensity yung training. So, ang ina-advise natin sila, kumain sila ng full meal mga 3-4 hours before ng training. Okay. So, ito yung meron tayong carbo load. Kailangan may protein. Yan. And then we have yung mga fruits, veggies for fiber. Anong kaibahan ng diet before parang a week before the fight at saka yung training pa yung mga months before months before the fight? Oh, yung sa diet naman kasi pag medyo matagal pa, medyo depende kung gusto mong mag-gain, maglo-load ka talaga diyan. Maglo-load ka. Oo. And then after mga weeks siguro mga ganun, medyo
trimming ng less yun ng konti. Tapos days before the fight, halimbawa ngayon, ano na sa tingin niyo yung kinakain ni Manny Pacquiao? Usual pa rin naman kasi kailangan pa rin niya ng ng energy, fuel para dun sa kasi yung pagbo-boxing talaga kailangan diyan talaga is mataas yung energy level mo. Mm-hmm. So usually same din naman as long as talagang nagte-training din siya, ibi-burn din naman yun pag nagte-training. Oo, pero mas kaunti ba? Mas marami ba ang carbs? Mas marami ang protein? Mas marami yung protein. And sa yung protein kasi mas yun kailangan nila for muscle build up tas endurance din. So kailangan nila more on protein talaga. Pag days before the fight, yun, mas kailangan na ng protein doon. Yung carbs, mas kailangan yan. Opo, lessen na po ng onte, unlike sa protein talaga, mag-load talaga siya ng protein doon. Okay, so ngayon hindi pwedeng pahinga-pahinga, pero medyo bawas-bawas na sa pwersa. Parang hindi bloated yung feeling naman na mabigat na maliga. Oo, kasi mahirap din kapag lumaban ka and you feel bloated. And it's very important yung mga food na kinakain natin. High in carbohydrates tayo. Which is yun yung fuel natin sa katawan natin, sa energy level natin. Yun yung very important. Okay, so ngayon, kung ano sa tingin niyo yung kinakain ngayon ni Manny Pacquiao? It's probably mga whole wheat, like cereals na whole wheat, brown bread, mga grains. So mga really healthy, hindi yung processed like butter, margarine. Less than a definitely yan. And high carbohydrate loading talaga siya. Okay, alright. Maraming salamat Mr. Ken Uy at saka Ms. Eloisa Tuason. Thank you very much.